Naglag kasi yung isang kan, tapos nag-swap dun sa ginagawa ko. Actually, para mabigyan ba ang direction kasi baka nagtara tayo. Ano ba gusto mong yan? Nagawin natin lahat muna, tapos umpisa tayo from scratch. Ito ba baka ng mga boxes para per box yung mga nandito. Sinesegregate ko naman sila. Okay, para lang hindi alasip ito. Magtatapon na ako ng mga expired ha. Wala na mga garbage bag. Here, oh. Ano tawag dito? Spring cleaning? Spring ba? Yeah, spring cleaning. Oh, spring pala. Tatapon tayo ng mga nabuksan, tapos nilagalang sa pantry, tapos kailangan pala siyang i-ref. But expired na to since 2021. Idea pa lang yung anak namin ito. March 3, 2022. Give up ko lahat ha. Kahit yung mga galing state Australia na ano. This one. Nag-expire ba yan? Give up. Uy, masarap tong habanero mango. Ito yung nilalagay natin sa fish tacos eh. Okay, hindi pa siya expired. Hindi tayo makapag-play ng music. Pagsama-samahin natin ang mga hot sauce. Alam mo, gaya ka tayo, minit. Okay. Laundry wash. Shit, hindi mo nagamit tong iso. Feb 2022 pa. Umitabon? Tingin mo. Sige, pero... It's best before expiry. It's best before. Best before. Best before expiry. Use by. What? Because si Mr. Homan, mahilig siya sa hot sauce. Trip na yan. So, puro curry. Fish taco season. Sinigang mix. Curry powder. Meron pala kami curry powder. Sinigang mix. Ito ang aming mga pang barbecue. Gravy. Pagsamasamahin na natin yung pangluto minuto. Minuto afritada. Ito, Thai. Sama na natin yung Thai here. I'll be up and down. Please. Yeah. Iwan ako sa ere dito eh. Bisa mo na ba? Up and down. Ang dami na ng mga pasta. Siyempre, na-expire na kami. Daming expired. Yung mga 2020 pa. 2021. Paalam na dito. Well, marami kaming mga bottles na galing sa mga pasta sauces at sa mga delivery iced teas, mga ganun. So, lalagyan na lang namin doon sa pang-recycle. Pero, bahala na yung mga kadampot nito. Sila nang bahala. Ay, ang bilis. So, hindi na kami kumakain ng rice. Hindi lang talaga halata, no? Pero, hindi na kami kumakain ng rice dito sa bahay na to. Nag-a-adlay kami. Ang dami naming turkey gravy. As if nagte-turkey kami, ano? So, ayan na itsura niya ngayon. Wow! And so, lumuwag-luwag na to.
napagsama-sama ko na yung pasta, grains, Asia to Europe na condiments. Kailangan na lang namin ng label maker dito para binabalik namin yung mga gamit. Hindi kami malito kung saan sila nakatira. So the gravies, barbecue sauces and the gravies, hot sauce, curries. Ilalagay natin siya dito. Siyempre hindi na ako kita. Well, lagay ko lang dito sa isa pang shelf. I'm back with more gravies! I love my gravies. Kapag nag-fries ako, gusto ko may gravy. So, pag nag-air fry kami ng fries or nag-fry kami ng french fries, nag-gravy talaga ako. Nag-request ako ng sauce or gumagawa kami ng sauce pag may tinatamad. Yan, ganito lang yung ginagawa na kami. Lalagyan mo lang ng water. Magkakasama na yung hot sauce. Puro hot sauce yan. Mga gravies, curry, and dahil mahilig ako sa Thai food, meron kaming mga pang pad Thai noodles, puro Thai curry, panggawa ng lapgay, and then mga pang barbecue ni Greg, nandiyan na yan. And dito sa pinakataas yung mga oil, mantika, ganyan, mga malalaking bagay-bagay. So natapos ko na tong upper part. So nasabi ko sa inyo kanina, ang dami naming mga nire-recycle na mga bote-bote. So nandiyan yan silang lahat. Napaglalagyan kasi namin tong mga ganitong bote, napaglalagyan namin siya ng mga salad dressings. Ayan, saan ko nilalagay, or kinagawa kong vase. Alam niyo yung mga celery nyo, wansoy, spring onions. Hindi ko siya nilalagay sa drawer ng ref. Ginagawa ko siyang flowers. Pinapasok ko dyan sa mga baso with water. Nilalagay ko sa ref. Nang sa ganun, mas matagal yung kanyang lifespan. Iniwan ako ni Greg. Nag-cringe siya ng emergency sa work. So, naiwan ako mag-isa. That's why, hindi ko alam kung bumagal. But I'm sure bumagal yung work ko dahil mas pabilis syempre kung dalawa kayo. So, naubusan na tayo ng battery ng dalawang camera, ng GoPro, and ng isa naming camera. Kaya naman, balik tayo sa cellphone, guys. There you go! Kitang-kita yung hili ko sa chips, no? Dito na tayo sa baba. Wait, camera. Wala. Ano yan? Imagination mo. I'm gonna empty all this. Yeah, kasi pwede na tayo magbawas actually ng mga bote dyan. So, ano na-feel mo pagka may mga nagpapapicture sa'yo? Ano na-feel ko? Mm-mm. Nung ganda ako, syempre. Ako na natin to, isang piraso mo. Mahilig kami sa tuyo sa bahay na to. Uy, kala mo kung makapag-crop top, payo din. Nandiyan ba yung label maker mo? Ito ba? Ang lalagay doon dito. Sige mo ko nyo meme. Hindi naman kailangan kung aalis ka. Okay. Did we buy this? No. Can we give it away? Kala ko gusto mo yan pagka magbibenta na si Ibin ng bukod juice at saka ng lemonade. Sorry, I was. And then I was there. Forgive me! Pinagsama-sama na namin yung mga sweets. Pero pag may bisita at nanghingi ng candy, isang hataka na lang. Okay, for the kids. So, another jar of sweets. Grabe yung mga pinaglihihan ko to. Ang katakawan ko nun sa matatamis.
Pero ayoko na deadly na. So, ang luwag na ng pantry namin. Papakita ko sa inyo ah. Break time po tayo sa paglilinis ng ating pantry. Dahil may bata pong nagki-crave ng necklace. Ayan. Yan po ang kanyang cravings for today. Kumain ng alahas. Ha? Anong cravings? Ha? Boy ka ba? So, huwag masyadong play sa mami. It's okay, daddy time. Daddy time, ha? Natapos na ako. Yes. Natapos na ako maglinis ng pantry. Buong bahay talaga yung lilinisin namin eh. Kaya lang, sa pantry pa lang, half day na yung na-take. Siyempre tumitigil-tigil ako para magpa-dede. Kadalawang dede na siya. Sana magtuloy-tuloy na muna. Ulit yung tulog niya nang sa ganun makamove on ako sa bandang sala. Kahit sa mga bandang books para palikpit na rin yun. Anyway, ito na yung kinalabasan niya. There. So, tulad ng sabi ko kanina, nandito na yung mga pang-pasta, nandun yung mga noodles sa loob, nandito yung mga sauces, grains, nandun yung rice, may isa pang rice dito, pero dyan na muna siya. Dito, sa baba niya, condiments. Nandito yung mga very Asia, so Singaporean satay, chili crab, Vietnamese shrimp satay, chili garlic, tempura sauce, sambal olek, pang dumpling. Pagpunta dito yan, nagiging medyo European siya. Or basta, malayo na siya. Ito Asia, ito pa-Europe na. Ganyan. Dito naman, ang mga pang-baking. So, sugar, flour, cornstarch, pang mga matamis, pang pancake, gulaman, and then, noodles and breakfast. So, three sweets, mga peanut butter, and then, dito, mga hot sauce, pang gawa ng curry, gravy, pang barbecue. So, naglagay na lang din ako ng ibang stocked alcohol. And then, nandito lahat ng aming tilata. Then, nandito yung snacks na talaga namang umayos yung itsura niya. Kaninang gulo-gulo niya. So, nandito yung mga sweets. Ito pang kids. Mga candies, chocolate. Then, lahat maalat. And then, ito hindi naman din kami mahilig kasi sa soft drinks and mga juice. Kaya, yan lang yung meron kami. Pag may bisita lang kami, bumibili. Then, nilipat ko na dito yung mga sibuyas and garlic namin. Potatoes. Dapat ang potato nakahiwalay sa sibuyas. Kasi mabilis mabubulok ang sibuyas pag pinagtabi mo sila sa starch. Itong baba, mga containers. Malalaking Tupperware. Mga bags for grocery. Andito yung mga malalaking bottles namin. So, hindi kasi siya nakasya sa mga cabinet, kaya nandyan siya. And then, nabawasan yung mga jars namin. So, pinagsama-sama ko na lahat dito. Lahat ng sizes niya. Maliit, malaki. Lahat ng mga flower vase. So, ang maganda dito, meron kaming dalawang blank space. So, ayun na. Sa taas naman, slow cooker. Yan, pang juice, pag may bisita. Yung mga pang-picnic na namin to. There you go. Yan ang aming pantry. Need a wheel. Break it! Bye! Okay, now we put it back. Let's pick it up one at a time. This one first. Put in the yellow. Okay. Like that. And the orange. You put it in here. Okay. Yay! Okay, hold. Put it here. Yay! Who's that? Who's that? Who's that?
Is that Sabine? Tapos na ako sa pantry. Hindi ko alam bakit ako napunta bigla sa play area ni Bean. Doon ako dinala ng aking mga paa. Since 7 months na siya, next week, na-outgrow na rin niya talaga yung mga iba niyang gamit. Like yung diaper changing table niya, na nagiging bathtub niya. Medyo masikip na sa kanya. Tsaka delikado na rin kasi pag pinapalitan siya ng diaper, ikot na siya ng ikot. Kaya sa floor na talaga kami nagpapalit ng diaper niya, or sa bed, or sa crib. Ito yung play area niya ngayon. So, ayan yung play area niya. Nandito dati yung kanyang changing table. So, tinanggal na namin yun. Pinalitan ko ng mas maliit lang na lalagyan ng kanyang mga diaper, damit, vitamins, cotton buds, yung mga lagi niyang ginagamit, nail trimmer, nail cutter, file, panghigop ng sipon or kulamot, kanyang vitamins, mga bib, alcohol, syempre. Sila ng daddy niya, lagi sila nagsiswim dahil summer. Every afternoon, nagsiswimming sila for 10 minutes bago siya mag-take a bath. Yun yung kanyang mga damit para hindi kami akit ng akit, just in case mapupuan niya yung mga damit niya at walang bantay dito. Hindi mo kailangan bitbitin yung baby paakit ng room. Nandyan lang yung mga damit niya. Then diapers. And then ang kanyang mga pantulog nandito. Same thing, para kung antukin siya, nandyan yung kanyang mga pantulog. So, hindi ko alam kung ano yung magiging setup ko dito. And action.